Oh, good morning nyo naman kami ng Bulaklak na ito. Ang ganda-ganda talaga. Isa lang akong pumasok ngayon. Naka-off kahapon hanggang ngayon si Joanna Trail. At si ano naman, Evelyn. Off din. Kami nga pata may pasok ngayon. Kami yung maglilinis ng mga checkout ng nag-shabat. Laban-laban lang. Ikikwento ko sa inyo yung karanasan ko doon sa pagpunta sa Bethlehem. Doon ko lang na-realize na yun pala, yung Bethlehem ay hindi Israel. Talagang makita mo doon. Sabi nga ni ate, ano ba ang pera dito? Kasi Israel ito eh. Palestine. Palestine ba ito? Israel ito? Yun, doon ko na-realize. Lahat ang nakatira halos doon sa paligid ng Bethlehem, sa nativity area. Mga Palestine yun. Kasi Palestine din ang flag ang nakataas doon. Tapos ang police doon, Palestine din. Kaya para sa akin, mahirap gumala doon sa lugar na yun. Kailangan kung mag-tour kayo, sama kayo sa group. Hindi yung kayo-kayo lang. Mahirap kasi parang yung batas nila ang nangingibabaw doon. Pero, ang perang ginagamit, shekel pa rin. Yun. Maganda. Kung pupunta kayo sa Nativity Church, nakikis kayo doon sa parang bilog na yun ng parang star. Ano siya? Dapat maaga. Yun ang unang yung pupuntahan. Kasi mahaba ang pila doon. Tapos iiwasan yung magtulakan. Kasi parang hindi kayo mapagaya doon sa Korea na stampede, nagtutulakan. Tsaka parang hindi ako nakaramdam ng gutom nung bumunta ako ng Bethlehem. Kakaiba. Kasi parang inuna kasi ni Father yung siyempre sa basag-dasal siya. Inuna niya na magmas muna bago kami mamasyal. Pumunta kami doon sa Shepherd Camp. Yung Shepherd Camp, di ko alam yun. Parang nakita ko lang sa drawing. Doon nagka-camp yung mga pastol. Tapos doon nila narinig yung mga awit, tinig ng mga anghel na umaawit. At may ano, nakita nila doon yung star na katunayang isinilang si Jesus Christ. Yun ando sa isang bilog na maliit na parang building doon na may nakaluhod na apat na nagdadasal, tas sa taasan may mga anghel na naka-display. Yun ang pagkakaintindi ko doon. Pinatayo na ng Canada yun. Maraming pumupunta po doon sa lugar na yun. Tapos pagkatapos ng pumunta sa Shepherd Camp, ang naobserbahan ko doon, ang galing kuweba sila. Doon sila natatambay sa parang kuweba. Tapos yung cement, ang bato po doon, kakaiba. Alam niyo po ba yung batong niluto, tapos sa buo uli? Ganun ang bato doon sa area ng Bethlehem. Parang inihulma, pero hindi. Kakaiba. Tapos meron doon sa loob na gilingang bato. Niya sa vlog ko po yun. Mapapanood nyo. Yun. Last pa yun na kapagkilala sa akin doon, Palestine. Gusto ako kundo yung number ko. Siyempre, alam naman makipag-away ako. Nasa area ko nila eh. Yung sabi niya, maganda ka. Sabi ko, maganda ilong mo, tangos. Ganun. Pero sabi niya, hinihingi number ko. Sabi ko, yung cellphone ko kasi wala. Pero may cellphone ako. Ang hirap kasi magbigay agad ng mga ganun sa taong hindi mo naman kilala. Gwapo siya, ako sa gwapo. Walang pangit sa lugar na to. May pa rin yung nag-iingat kayo. Mahirap na. This is not our country. We are foreigner here. And alam natin kung ano yung purpose natin kung bakit tayo naririto. Yun. Eh kung seryoso siya, hindi pumunta siya dito sa Bersheba. Pinahirapan eh. Pag may ganon, huwag niyong awayin. Ano lang. Humingi ng number, sabihin niyo no. Kung no. Kung yes, yes.
53 na. Meron kasi mapalagay tayo sa isang alanganing sitwasyon. Yung lugar ng Bethlehem, karamihan doon, Palestine. Palestine talaga ang mga nakatera doon. Na sinasabing, sabi nga nila, sa kanila ang Bethlehem. Sabi naman ng Israel, hindi naman, kumbaga parang balitaan ko lang na Palestine sila doon. Kung magkakagulo, marami din kawawang Palestine. May mga mababait din naman po. Hindi lahat ng tao dito pa masama. May bata nga doon nagbebenta sa akin na candy. Yung candy, parang mento sa, chewing gum. 10 shekel lang, sabi ko, no, hindi ako kumakain ng candy. Parang ayaw ko kasi sa mga ganong area, may magbebenta talaga sa inyo ng mahal. Meron din magbebenta ng mura. Doon naman sa Shepherd Camp, sa labas bata din yun. Parang nakakonsensya nga ako. Pero nagmamadali kasi kami noon na mag-tour kasi, group tour. Hindi ka pwedeng magpatagal-tagal kasi pag sinabi ni Father na, tara na, may kasunod pa. May bata doon sa may malapit sa pintuan ng bus namin, may dalang tupa. Ay pangarap kong makahawak na tupa. Sabi ng bata, parang sa salitaan nila, magpa-picture, may bayad 10 shekel. Wala naman ako nakaprepare, nasa bag ko. Parang natin ako gumukot. Nagnawa ako, ginanong ko lang yung tenga ng tupa. At least nakahawak na ako. Maganda yung tupa niya. Yung sheep na puting-puti ang balahibo. Alam niyo po ba minsan, yung mga ganong hayop, angel pala, puti eh. Ala. Nung nasa loob na ako ng bus, parang feeling ko gusto ko magpa-picture doon sa batang yun. Ayoko mag-promise. Sululuobin ulit makarating ulit sa Bethlehem. Magre-ready na ako para sa ganon kasi may mga ganong style. Hahawakan mo ito kung magpapicture ka. Okay din, di ba? Experience. Yun. Hindi pa nakakasakay mga Pilipino. Masasama ko kayo sa vlog ko. Look, guys. Walang sasakyan, oh. Nako, check out lahat. Daming linisin. Daming linisin. Sana may partner. Ang hirap pag ang dami, tapos solo ko lang. Good morning! Tapos ang birthday ko! Nasaan ang bus nyo? Iwanan kayo! Kailan po alis nyo? Ha? Kailan uwi nyo lahat? Sa... Pinas? 20... Bukas. Sa video kayo? Bukas. Yeah. Bukas? Oh, ingat kayo sa biyahe. Bye-bye! Oh, bye-bye! Alis na sila. Babalik yes. Din. I-upload ko to!